Medyo matagal-tagal na rin mga kapatid nung huling nag-reaction video tayo sa LE, no? At ngayon, eto, may nakita ulit ako mga kapatid sa channel ng Learning Express 101. Bago ang lahat ay maraming salamat sa Learning Express 101 sa pagpapahintulot sa atin na mag-review o magbigay ng reaction sa kanilang mga video. At sana mga kapatid ay nakapag-subscribe na kayo sa kanilang channel. Magaganda rin ang mga content dito mga kapatid. At sana dito rin, no, sa ating channel. Huwag ninyong kakalimutan, click ang subscribe at syempre hingin ko rin ng konting oras ninyo para i-like itong video na to. Ito ang panonoorin natin at bibigyan natin ng reaction sa oras na ito. Totoo bang nangyari ang Exodus, mga kapatid, no? Totoo ba na nangyari ang Exodus? Yun ang panonoorin natin at magbibigyan natin ng komento, opinion, criticism at reaction video, mga kapatid. So wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Archaeologists sa Egypt, hindi pa kasama riyan ang mga mummified na tao na ang pagbura sa kasaysayan, mga records, mga ribulto at iba pa ay laging nangyayari sa Egypt noon. Ibig sabihin, umapak ang mga Hebrew sa Promised Land. Ito ay nasa ilalim ng pamumuno ng Egyptian Empire. Napakaraming Egyptian element ang makikita natin sa Exodus story. At alam niyo ba na ang pangalan ng ating bida na si Moses ay ang dulong bahagi lang ng mga pangalang ito? Thutmoses, Ramses, Moses. Matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101. Ka-LE, kung bago ka pa lang sa channel na ito at mahilig ka sa mystery at ancient alien topics, mag-subscribe ka na at mag-enjoy kasama ng lumalaki nating team. Marami kaming series na pwede mong ma-enjoy. Magpunta ka lang sa playlist tab ng ating channel o hindi naman kaya sa description at comment section ng video na ito. At KLE, hihiling lang ako sa inyo na huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang ating mga videos sa mga tropa niyo para marami pang makasali sa ating talakayan. Maraming salamat sa inyo mga KLE. Utang namin sa inyo ang lahat. Noong nakaraang episode, ikinuwento ko sa inyo ang lihim na pakay ng mga mananakop na Espanyol. Grabe ang isang yun mga ka-LE. Biruin nyo, hinahanap pala nila ang Fountain of Youth kaya napakaraming lupain ang kanilang sinakop. Nakapagtaka rin na matagal na itinago sa atin ang kwentong ito. Lalo na kung iisipin mong tayong mga Pilipino ay sinakop rin ng mga Espanyol. Mga ka-LE, kung gusto nyo malaman kung ano mga nangyari sa lihim na kasaysayang yan, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo sa video na ito, ha. Pinapangako ko sa inyo mga ka-LE na marami kayong matututunan at hindi kayo magsisisi. Ngayon naman sa episode na ito, tatalakayin natin ang kontrobersyal na historical value ng Exodus story. Pag-uusapan natin ang mga pagkakamali at kontrobersiyang kinaharap ng biblical story na ito. Ngayon mga ka-LE, matagal nang pinagdedebatehan ng mga eksperto ang usaping ito. Totoo bang nangyari ang Exodus story? O ito ay produkto lang ng imahinasyon ng isang sinaunang manunulat? Mga ka-LE, sisirin na natin ang kwentong ito. Heto na ang ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ang kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manunood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, KLE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula. Kunin mo na ang meriendang isinuggest ng ating KLE. Isang masarap na ginataang bilo-bilo at kape. Umupo na tayo at mag-relax dahil tatalakayin na natin ang kontrobersyal na Exodus story. Wala akong kape. Kuha muna ako saglit. Eto na!
So, tuloy na natin to mga kapatid, no? Meron na tayong kape. Ang controversial na Exodus story. Mga KLE, kung maaalala nyo, pinag-usapan natin si Moses sa part 11 ng ating Anunnaki series. Tinalakay natin doon ang mga kontrobersiya na kinakaharap ng kanyang birth story. Ito yung parte ng kwento kung saan sinasabing si Moses ay inilagay ng kanyang nanay sa basket at pinaanod sa ilog Nile. Napaka-interesante ng talakayang iyon mga KLE dahil tinalakay natin sa video na iyon ang kapansing-pansing pagkakahawig ng birth story ni Moses sa mas matandang kwento ni Sargon of Akkad at ni Karna mula sa Hindu religion. Gayun mga KLE, kung hindi nyo pa napapanood ang kontrobersyal na video na yan, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo dito. Ilalagay namin sa description at comment section ang link para dyan. Or pwede nyo rin i-click yung eye symbol sa upper right corner ng inyong screen. Yung story ni Moises na nahahawig daw, diba, nabasa ni Ellie yun sa Sumerian tablet kung di ako nagkakamali, no? Meron ako isang napanood mga kapatid kay PMC naman yun. Si Sitchin naman, no? Hindi lahat ng nakasulat sa Sumerian tablet ay talagang isinulat niya dun sa libro. Yung iba nakadagdag, no? Tulad ng planetang Nibiru, ano pa ba? Basta maraming naidagdag mga kapatid doon sa istoryang yon. Kaya malamang yung istorya na nahahawig daw sa istorya ni Moises, binase na lang yon sa original na istorya talaga ni Moises. Mga tol, no? So tuloy natin. Ngayon mga KLE, mabalik tayo. Maigi nating tinalakay ang maagang yugto ng buhay ni Moses sa video na iyon, pero hindi natin nadaanan ng mga sumunod na nangyari. Ito yung pang-aalipin ng mga Egyptians sa mga Hebrew, yung bultuhang pag-alis ng mga Hebrew sa Egypt, yung paghati ni Moses sa dagat, ang 40 years na pananatili nila sa Sinai Peninsula at ang kanilang pag-apak sa Promised Land. Ngayon mga KLE, napakarami rin naming natanggap na tanong mula sa inyo nung tinalakay natin ang birth story ni Moses sa part 11 ng ating Anunnaki series. At susubukan nating sagutin ang lahat ng yan sa video na ito habang tinatalakay natin ang historical value ng Exodus story at ang mga elemento ng kwentong ito. Totoo bang nangyari ang Exodus story? Ano ba ang Book of Exodus? Well, ang librong ito ay ang sequel ng Book of Genesis. Ngayon, bibigyan ko muna kayo ng ikalawang aklat yan eh, after ng Genesis mga kapatid. Super summary ng kwentong ito para hindi kayo maligaw sa pag-uusapan natin. Ang Book of Exodus ay tungkol sa hindi magandang katayuan ng mga Hebrew sa Egypt. Dahil sa galit ng bagong Pharaoh, sila ay inalipin at labis na inapi ng mga Egyptians. Pinag-utos din ng Pharaoh na lunurin sa ilog Nile ang lahat ng lalaking Hebrew babies. Dahil dito, ang mga Hebrew ay nagmakaawa sa Diyos na sila ay palayain sa pang-aalipin ng mga Egyptians. Ngayon mga KLE, nakaligtas si Baby Moses sa kamatayan matapos siyang ilagay ng kanyang nanay sa basket at ipaanod sa ilog Nile. Ito yung tinalakay natin sa part 11 ng ating Anunnaki series dahil kagayang-kagaya ito ng kwento ni Sargon of Akkad. Ngayon, mabalik tayo. Dito na nagtuloy-tuloy ang kwento mga KLE. So, medyo bibilisan ko na. Nakilala ni Moses ang Diyos sa anyo ng nagliliyab na halaman at inutusan siya nito na kausapin ng Pharaoh na palayain ang mga Hebrew. Dahil ayaw sumunod ng Pharaoh, nagkaroon ng 10 salot sa Egypt. Pagkatapos, pinalaya na niya ang mga Hebrew sa bandang huli. Tapos, ayun, nilisan na nila Moses ang Egypt, hinati niya ang dagat para sila ay makadaan, hinabol sila ng mga Egyptian army, tapos nalunod ang mga army dahil muling sumara ang dagat. At isa pa mga tola, itong pagbuka ng dagat na yan, sa panahon natin ngayon, napatunayan na totoo talagang bumuka yung dagat na yun kasi merong mga natagpuan na mga kalesa o mga chariot ba tawag doon, doon sa ilalim ng dagat mga tol. At doon sa mga nakaraang reaction video natin ay napanood na natin yun, mga patunay na totoong nahati yung dagat kasi nga maraming natagpo ang mga labi doon sa ilalim ng dagat na yun. Matapos ito, narating nila ang Sinai Peninsula. Tapos dito na nagkagulo-gulo ang mga tao at puro reklamo at sisi na lang ang binato nila kay Moses. Pagkatapos, nakilala nila ang Diyos, nakipagkasundo sila sa Diyos, binigyan ng Diyos si Moses ng 10 commandments,
Pagbaba ni Moses sa bundok, nagalit siya kasi ang mga tao ay sumasamba sa gintong baka na kanilang ginawa. Tapos muling umakyat si Moses para muling kunin ang blueprint kung paano gawin ang tabernacle. Tapos ang mga sumunod na nangyari, ginawa na ng mga Hebrew ang tabernacle. Ayan ang super summary ng kwento ng Exodus, mga ka-LE. Pasensya na kung medyo nagmadali ako ha, baka kasi umulan na naman. Ngayon mga ka-LE, ang kwento ito ng Exodus ay talagang nakakabighani para sa mga believers, mga scholars at archaeologists. Bakit ka mo? Well, napakarami kasing drama ang inilatag sa atin ng kwentong ito. Napakaraming bilang ng tao ang involved. May mga Egyptians, Pharaoh, baby Moses, mga himala, at milyong-milyong Hebrew. At dahil manghamangha ang mga tao sa kwentong ito, hindi maiwasan na lagi nilang questionin ang historical value ng Exodus story. Laging naglalaro sa kanilang mga isip ang mga tanong na totoo bang nangyari ang Exodus story? Kung ito ay totoo, kailan naman kaya ito nangyari? Mahalaga ba kung talaga nangyari ito? At ang pinakahuling tanong, meron bang katibayan sa labas ng Bible na magsasabi na ang Exodus ay totoong nangyari noon? Bago natin sagutin ang tanong na yan mga ka-LE, tingnan muna natin ang isang ancient civilization na nadawit sa umpisa ng kwentong ito. Ito ay ang Egyptian civilization. Ngayon mga ka-LE, nagtataka siguro kayo kung bakit kailangan natin itong tignan, no? Ganito kasi yun. Mahalagang malaman na napakalaki ng impluwensya ng Egyptian culture sa kabuuan ng Exodus story. Tandaan nyo yun mga ka-LE, dahil hindi ito alam ng maraming tao at babalikan natin yan maya-maya. Ngayon, mahalagang malaman na ang ancient Egyptian civilization ay napakamitikuloso pagdating sa pagtatago, pagtatabi, at pag-iingat ng kanilang mga historical records. Sa katunayan nga mga ka-LE, ito ang dahilan kung bakit napakarami nating alam tungkol sa kanilang sibilisasyon. Dahil milyong-milyong ancient texts, artifacts, at historical records ang nadiskubre ng mga archaeologists sa lugar na ito. Sa katunayan nga mga ka-LE, nasa 70 million ang mummified na hayop na nadiskubre ng mga archaeologists sa Egypt. Hindi pa kasama riyan ang mga mummified na tao. Ang top 50 museums of ancient Egyptian antiquities naman ay nagtataglay ng halos 1 million ancient Egyptian artifacts. Ito pa mga ka-LE, ang bawat kisame, dingding, sahig at pinto ng bawat templo at palasyo sa Egypt ay punong-puno ng hieroglyphics at ancient arts. At meron din mga kasulatang nadiskubre rito na ang edad ay halos 4,500 years old. Sa madaling salita mga ka-LE, bulto-bultong impormasyon ang nahanap natin tungkol sa ancient Egyptian civilization dahil sa mga artifacts na kanilang iniwan sa atin. Ang lahat ng mahalagang artifacts na yan ay perpektong pinreserve ng tuyot na disyerto. Ngayon mga ka-LE, dito na magiging interesante ang mga bagay. Sa milyong-milyong ancient artifacts na natagpuan ng mga scholar sa Egypt, wala kahit isa sa mga ito ang nagsasabi na may mga Hebrew na nanirahan at naging alipin sa Egypt noon. So walang nakasulat sa dingding, wala sa mga artifacts at wala sa mga naiwan nilang mga tablet na pinapakitang may nanirahang mga Hebrew doon sa ano, mga nanirahang Israelita mga kapatid doon sa Egypt, no? Ngayon mga ka-LE, dito pa lang makakakita na tayo ng malaking problema sa Exodus story. Dahil ayon sa Bible, 400 years ang tagal ng pananatili ng milyong-milyong Hebrew sa Egypt noon. Ngayon, di kaya ano, dahil masama ang loob ng Pharaoh doon sa mga Hebrew dahil sa ginawa sa kanila, di ba, nagpadala ng 10 salot, namatay yung mga kawal nung hinabol nila yung mga Hebrew na tumawid sila sa dagat, di ba, hinati yung dagat, binura sila sa kasaysayan, no? Para hindi na sila maalala pang muli, mga tol, no? Pwede posibleng ganun. No? Binura na sila. Kung ganito katagal ang kanilang pananatili at kung ganito kalaki ang kanilang bilang, bakit hindi man lang sila nabanggit sa historical records ng ancient Egypt? Sa milyong-milyong ancient artifacts na natagpuan sa Egypt, bakit wala kahit isa sa mga ito ang nagbanggit sa mga aliping Hebrew? 10 salot at pag-alis ng mga Hebrew sa lupain ng Egypt noon. Bakit wala
kahit isang bakas ang nagsasabi na may mga aliping Hebrew na nanirahan sa Egypt noon. Hindi naman din naniniwala sa Diyos yung Pharaoh nila eh, no? Well, kahit naman na hindi na nila banggitin at kahit naman na hindi na nila ilagay doon sa mga artifacts nila, eh, naisulat naman na ni Moises sa Bible. At yung sulat ni Moises na yun sa Bible ang magdadala ng impormasyon sa ating panahon, di ba mga kapatid? Yung mga archaeologists, hindi sila naniniwala sa Bible, yung iba, pero yung ibang detalye o yung mga ibang impormasyon para mapatotohanan nila, eh kinukuha rin nila sa Bible, di ba? Ayon din yan mismo kay LE o kay Learning Express, mula doon sa ibang mga video yung pinanood natin nung nakaraan, na nagtutugma yung mga archaeologists na natagpuan nila at saka yung Biblia. So kumukuha rin sila ng source of information sa Bible, no? Though, sabihin na natin na wala sa mga artifacts o binura na ng mga Pharaoh, binura na ng Pharaoh yung alaala ng mga Israelita dahil kung ano-anong ginawa sa kanila, 'di ba? Binigyan sila ng 10 salot o 'di ba? Kumbaga parang ex mo, sinunog mo na lahat ng picture eh. Sinunog mo na lahat ng larawan, ayaw mo nang maalala eh. Pero naisulat naman ni Moises at yun ang nagdala sa atin ng impormasyon at kwentong yun, mga tol, di ba? Ngayon mga ka-LE, posible ba na ang ganito kalaking bilang ng mga tao ay hindi mag-iwan ng kahit isang palatandaan na sila ay nanirahan sa lugar na iyon? Kung totoong nangyari ang Exodus story sa Egypt, bakit wala kahit isang record ang magpapatunay na ito ay totoo? Actually, meron. Putulin ko lang saglit ha. Kasi nakalagay sa Bible na ang Israelita o mga Hebrew ay inalipin ng mga Egyptian. So meaning inalipin, ginawa silang worker. Kaya yung mga nakikitang sphinx, nakikitang mga pyramid, sa tingin ninyo sino yung bumuo nun? Sino yung mga alipin ng mga Egyptian para buuin yung mga sphinx, buuin yung mga rebulto, buuin yung mga Egypt, di ba? Kung sino man yung alipin nila, yun na yun. Yun yung sino ba naging alipin ng mga Egypt dati, di ba yung mga Hebrew? So yun yung naiwan nilang bakas. Ngayon mga ka-LE, ang isa sa pinakamalaking rason ng mga taong naniniwala sa Exodus ay ito. Kaya wala tayong mahanap na record sa Egypt ay dahil binura ng mga Egyptians ang lahat ng kasaysayan. Pareho kami na nasa isip ha. Actually, hindi ko pa napapanood tong video na to mga kapatid ha. Hindi ko pa napapanood tong video na to. So, balikan nga natin yung sinabi ni LE mga kapatid. Bila ko natawa. Malaking rason ang mga taong naniniwala sa Exodus ay... Kasi ako mga kapatid, talagang naniniwala ako sa Bible. At pag nakasulat sa Bible, talaga pinapaniwalaan ko. Yun nga sinabi rito ni LE na binura daw sa kasaysayan. So yun nga rin yung pumasok sa isipan ko ng mga kapatid. Actually, opinion ko lang yun, komento ko lang. Ito. Kaya wala tayong mahanap na record sa Egypt ay dahil binura ng mga Egyptians ang lahat ng kasaysayan at records ng mga Hebrew sa Egypt noon dahil kahihiyan ito para sa Pharaoh. Well, napakagandang argument nito mga ka-LE. Pero mahalagang malaman na ang pagbura sa kasaysayan ay ilang beses nang nangyari sa ancient Egypt pero hindi ito kailanman nagtagumpay. Isa sa halimbawa nito mga ka-LE ay ang Pharaoh na si Akhenaten. Sinubukan niyang gawing monotheistic ang religion ng Egypt sa pamamagitan ng pagbura at pagsira sa lahat ng kasaysayan at records ng mga sinaunang Diyos ng Egypt. Pero nahanap pa rin natin ang mga records na ito. Nakilala pa rin natin ang mga Diyos na si Ptah, Amun-Ra at Thot. Kahit pa binura at pinasira na ng Pharaoh ang lahat ng kanilang records. Mahalagang malaman na ang pagbura sa kasaysayan, mga records, mga ribulto at iba pa ay laging nangyayari sa Egypt noon. Pero hindi ito nagtatagumpay dahil sobrang galing ng mga Egyptians mag-alaga ng historical records. Ngayon mga ka-LE, actually, tama si LE mga kapatid, na kahit burahin sa kasaysayan ay hindi magtatagumpay. Katulad nito mga kapatid, no, binura ng mga Pharaoh yung kasaysayan ng mga Hebrew sa kanila. Pero hindi pa rin nagtagumpay kasi ngayon natuklasan natin na mga Hebrew o mga Israelita ay naging alipin nila sa pamamagitan ng
banal na kasulatan o sa pamamagitan ng Bible. Alright? Ipin nyo ito ah. Kung hindi nga nila nagawang burahin ang records ng kanilang mga sinaunang Diyos, paano nila magagawang burahin ang records at kasaysayan ng milyong-milyong Hebrew na nanirahan sa Egypt ng 400 years? Ngayon mga ka-LE, kung inaakala nyo na ang ancient Egypt lang ang walang records tungkol sa mga Hebrew, nagkakamali kayo. Ayon sa Exodus, nanatili ng 40 years sa Sinai Peninsula ang mga Hebrew. Ngayon, kung totoong nangyari ang 40 years na pananatiling ito, bakit hindi mo lang sila nag-iwan ng kahit isang bakas sa Sinai Peninsula? Bakit walang kahit isang record, kasulatan, libingan, templo o artifact ang nadiskubre natin sa Sinai Peninsula kung 40 years na nanatili ang milyong-milyong Hebrew sa maliit na lugar na ito? Bakit kaya? Idadahilan na naman ba natin na may nagbura ng kanilang 40 years historical record sa Sinai Peninsula? Parang imposible ang bagay na ito, hindi ba? Kung ako, hindi yun yung sa paligay kong dahilan. Kasi merong isang lugar na ipinangako sa kanila. At yung tinigilan nila ng 40 years, mga kapatid. Actually, ang lugar na Kanaan, yun kasi yung pinangako sa kanila. Ulalakarin nila yan, mga 11 days lang siguro tatagal nila. Pero umabot sila ng 40 years. Kasi kulang sila sa pananampalataye, yung bayang Israelita, no? Sa sobrang dami na ng himala at sa sobrang dami ng mga biyaya na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos. Biruin ninyo, sa gitna ng disyerto, nagpapaulan ng tinapay. Diba? Nagpapalabas ng bukal na tubig sa bato. Sa kabila ng mga himala na pinakita sa kanila, nagawa pa rin nilang tumalikod, nagawa pa rin nilang magduda, di ba? So, etong Kanaan naman, ibinigay pa rin naman sa kanila yung mga kapatid after 40 years. Pero mo ganong katagal, no? No, hindi na siguro sila nagtayo pa ng sibilisasyon doon. Kasi hindi naman talaga yun ang para sa kanila eh. Pinamalagi sila doon ng 40 years. Imbis na 11 days lang sana itatagal o ilang araw lang sana itatagal para marating nila yung lupang pangako, pinatagal sila dun ng 40 years dahil nga kulang sila sa pananampalataya. Hindi na sila gumawa ng civilization dun kasi hindi naman para sa kanila yung lugar na yun eh. Ang para sa kanila yung lugar ng lupang pangako, doon sila nanatili, mga kapatid. Nanatili ang napakalaking grupo ng mga tao sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Dapat meron ditong may iwan na isang record, DNA, bangkay, libingan, laruan o damit na magpapatunay na sila ay nanatili sa lugar na iyon. Pero bakit pagdating sa kaso ng Exodus story, laging wala tayong mahanap? Isa-isahin muna natin mga ka-LE bago tayo magtuloy-tuloy. Una, sinabi sa Exodus na nanatili ng 400 years ang milyong-milyong Hebrew sa Egypt pero wala silang iniwang records. Pangalawa, sinabi sa Exodus na nanatili ang milyong-milyong Hebrew sa Sinai Peninsula sa loob ng 40 years, pero wala pa ring record. Kung ganito naman pala kahaba ang panahon ng Exodus at ganun karami ang bilang ng mga taong involved, bakit wala kahit isang patunay ang magsasabing ito ay totoo? Mga ka-LE, ano masasabi? Kayo, comment ninyo nga mga kapatid, bakit nga walang iniwang mga patunay, no? Walang iniwan o walang tawag dito bakas ng kahit ano doon sa Sinai Peninsula tulad nga no sinasabi rito ni kapatid na Learning Express 101. Gusto ko malaman ang inyong komento, ang inyong opinion. Ilagay ninyo sa baba mga kapatid. Sa akin yung sinasabi ko lang naman mga kapatid bilang pagre-react din naman natin. Yun yung reaction ko, yun ang opinion ko at yun yung komento ko dito sa ating pinapanood. Alright? Sabi niyo rito. Heto nang lalong magpapalala sa mga anomalyang yan mga ka-LE. Dahil kung iniisip nyo na ang Egyptian history lang ang nagsasabing hindi totoong nangyari ang Exodus, nagkakamali kayo. Ayon sa mga biblical scholars, narating ng mga Hebrew ang Promised Land noong circa 1446 BCE. Ngayon mga ka-LE, heto nang malaking pagkakamali sa konseptong ito. Ang Canaan o yung modern day Israel ay nasakop ng mga Egyptians noong 1460 BCE hanggang 1125 BCE. Ibig sabihin,
noong umapak ang mga Hebrew sa Promised Land, ito ba'y nasa ilalim ng pamumuno ng Egyptian Empire? Ngayon mga ka-LE, kung umalis ang mga Hebrew sa Egypt para makalaya sa pang-aalipin ng mga Egyptians, bakit sila magtutungo sa Canaan kung ang lugar na ito ay nasa ilalim rin ng pamumuno ng Egyptian Empire noong mga panahong iyon? Walang duda na maski ang kasaysayan ng Israel ay nagmumungkahi rin na hindi talaga nangyari ang Exodus na kinikwento ng Bible. Yung canine na sinabi ni, tawag dito ni L.E. na sa modern lugar ngayon ay Israelita, o Israel mga kapatid, no? Siguro kung hindi yun sinakop ng Israel, kasi sabi rito ni L.E. mga kapatid, ay Egyptian Empire din ang nangangasiwa doon. Diba? Diba? Sabi niya kanina. Ngayon, kung bakit daw lumipat ang mga Israel o Israelita sa Canaan o sa Canaan na ngayon ay Israel na, Egyptian Empire din naman ang namamahala nun. Siguro no, kung hindi sila lumipat sa Canaan, di sana walang Israel ngayon. Kasi walang Israel, kasi yun yung naging Israel eh. Yun yung naging Israel na bansa, no, yung Canaan na yun. At saka, na namalagi lang sila sa Egypt, no? Ngayon, kaya dinala sila dun sa Canaan o dun sa Canaan para yun yung maging Israel. Yun yung maging bansa ng mga aliping Israelita ng Egypt, no? Ng Egyptian. Yung Egypt na nanatili, magpahanggang ngayon mga kapatid, magpahanggang ngayon, nandiyan pa rin ang Egypt. At dyan natin matatagpuan yung mga malalaking, yung pyramid, di ba? Magpahanggang ngayon, nandiyan ang Egypt. At nandiyan rin ngayon ang bansang Israel na kung hindi nga siguro dinatnan ng Israelita yon at sinakop ng Israelita, tinalo nila yung mga Canaan o mga taga-Kanaan, hindi magiging Israel yon, di ba? Wala sanang Israel ngayon. So yun lang yung aking personal na sagot mga kapatid. Kayo, comment ninyo sa baba if you agree or not agree, comment or thumbs up. Mungkahi rin na hindi talaga nangyari ang Exodus na kinikwento ng Bible. Sa katunayan nga mga ka-LE, hanggang ngayon, nasa Israel Museum pa rin ang mga katibayang magpapatunay na ang Israel ay nasa ilalim ng Egyptian Empire noong mga panahong iyon. Tama naman si L.E. no, kung sabihin niya nasa ilalim ng Egyptian Empire, yung Canaan dati, no? Canaan dati ang pangalan mga kapatid, Canaan. Ngayon ay Israel. Pero imagine nyo, no, magiging bansang Israel ba yan kung hindi na naig ang mga Israelita diyan sa bansang yan, no? So yung Egypt, hindi yun para sa mga Israel, para sa mga Egyptian yun. Yung Canaan, yun ang para sa mga Israelita, kaya ngayon naging Israel, di ba? Kumbaga, actually hindi na kailangan pang pag-isipan yan eh, kaya naging Israel yung Canaan ngayon kasi ibinigay ng Panginoong Diyos yan para sa mga Israelita. So kahit na kung anong imperyo man yung nandiyan dati, sinakop na sila ng Israelita kaya naging Israel. Alright? So yun lang yung akin mga kapatid. Sa madaling salita mga ka-LE, napakaraming anomalya, pagkakamali at contradictions sa banal na kwentong ito. Ngayon mga ka-LE, hindi na lang ang Egyptian history ang tinitingnan natin sa puntong ito. Pinag-uusapan na din natin ang history ng Canaan. Ito yung bansang Israel na kilala na natin ngayon. Ang tanong, sapat na ba ang mga ito para sabihing hindi totoong nangyari ang Exodus story? Mga ka-LE, ano sa tingin nyo? Pero teka muna, bago kayo sumagot, bisitahin muna natin ang mga Egyptian elements na nagkalat sa kwento ng Exodus para mas malinawan tayo. Ngayon, alam ko na hindi ito alam ng marami, pero maniwala man kayo o hindi, napakaraming Egyptian element ang makikita natin sa Exodus story. Sa katunayan, ang pangalan nga ng mga main characters dito ay Egyptian names, gaya ng Moses at Aaron. At alam niyo ba na ang pangalan ng ating bida na si Moses ay ang dulong bahagi lang ng mga pangalang ito? Thutmoses, Ramses, Moses. Ngayon mga ka-LE, bakit ko ba isiningit ang isang to? Well, isa kasi sa pinakamaraming comment na nabasa namin sa aming video about sa birth story ni Moses ay
totoo raw na nag-exist si Moses dahil may isang historical figure sa ancient Egypt na ang pangalan ay Musa. Ito yung Moses, mga ka-LE, at nabanggit daw ito sa mga records. Ngayon, mga ka-LE, ito ang sagot dyan. Natural lang na mangyari ang bagay na ito dahil ang Moses ay isang Egyptian word at ang kahulugan nito ay born of, o hindi naman kaya son of. Sa katunayan, ang pangalang Ramses ay nangangahulugang son of Ra at ang Thutmoses naman ay nangangahulugang born of the god Thoth. Kaya natural lang na makita natin ang salitang Moses sa ancient Egyptian records dahil ito ay isang Egyptian word. At mahalagang malaman din na ito ay hindi isang katibayan na totoong nag-exist nga si Moses at totoong nangyari ang Exodus story noong unang panahon. Dahil kung aalalahanin yung mga ka-LE, hindi lang si Moses ang tauhan sa kwentong ito. Napakaraming tao ang involved sa Exodus story at malawak rin ang kanilang setting. Biruin mo, mula sa Egypt hanggang sa Sinai, hanggang sa Promised Land, ang mga lugar na nadaanan ng kanilang kwento. Pero wala man lang kahit isang artifact na magpapatunay na ito ay totoong nangyari? Parang imposible naman yata ang bagay na ito. Dahil kung totoong nangyari ang Exodus mula sa Egypt hanggang sa Israel, dapat nagkalat ang mga ebidensya na ito ay nangyari sa mga lugar na iyon. At higit sa lahat, sa panahong iyon. Heto ang tanong, mga ka-LE. Yung about sa Egyptian name kanina, mga kapatid, siguro hindi na ako magtataka kung bakit yung Moses ay Egyptian name. Kasi mga kapatid, baby pa lang si Moses, lumaki na siya. At akala niya nga nung una Egyptian siya, di ba? Lumaki siya, marangya, mga kapatid. Lately na lang nalaman niya na hindi pala siya Egyptian. Isa siyang Hebrew, mga kapatid. Kaya siguro yung pangalan niya Egyptian name. Kasi ang nagbigay sa kanya ng pangalan, yung mga umampon din sa kanyang mga Egyptian, mga kapatid. Halimbawa, etong bansang Pilipinas ay napasa ilalim ng mga Kastila. Diba? Kung naaalala ninyo, ang mga Pilipino dati ay wala daw apelido. Sino ba nagbigay ng apelido sa atin? Diba, mga Kastila? Kaya kung titignan mo yung mga apelido natin, parang hindi na Filipino, hindi na Filipino talagang may dugong Kastila na rin, mga kapatid. Dahil nasa ilalim tayo ng kanilang pamumuno. So, hindi na rin ako magtataka kung si Moises sa Egyptian name dahil nga, pinaanod sa ilog, tapos nadampot siya ng mga Egyptian at dun siya pinalaki. Diba, alam naman natin yung kasaysayan ni Moises . Bakit ganito kalaki ang anomalya? Bakit lahat ng ating records ay nagmumungkahi na hindi talaga nangyari ang Exodus story? Well, mga ka-LE, napakaraming biblical scholar at mga kilalang professor na nagtuturo ng religious study ang nagkakaisa sa paniniwalang hindi talaga nangyari ang Exodus story. Gaya na lang ni Stephen Gabriel Rosenberg. Siya ay isang senior fellow sa Albright Institute of Archaeological Research sa Jerusalem. Ayon sa kanya, "The Exodus is so fundamental to us in our Jewish sources that it is embarrassing that there is no evidence outside the Bible that support it." At noong tanongin naman si Dr. Zahi Hawass tungkol sa Exodus story, siya ang Minister for Antiquities Affair at isa rin siyang Egyptian archaeologist. Ayon sa kanya, "Really, it's a myth." Mga ka-LE, ang mga eksperto na mismo nagsasabi na ang kwentong ito ay hindi totoo. So, kung sinasabi ng ancient Egyptian record, pero it doesn't mean na porket eksperto sila, credible na sila, mga kapatid, pagdating sa mga ganitong bagay, no? Itong mga info na sinasabi natin, na sinasabi ni LE, hindi naman to galing mismo kay LE, kaya we're not against him or we're not against them. Kumbaga, doon tayo kumukontra, mga kapatid, doon sa mga nagsasabing eksperto. Kasi hindi porket eksperto sila, pwede na natin silang paniwalaan kesa sa Bible, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, may hangganan ang kaalaman ng tao, di ba? So kayo, saan kayo naniniwala? Sa Bible or sa mga eksperto na nagsasabing si Moises at ang
pagkakaalipin ng Hebrew, mga Israelita sa Egypt, sa Egypt, ng mga Egyptian o sa Ehipto ay hindi totoo, mga kapatid. So isa nga doon sa mga natuklasan ngayon ng mga archaeologist ay eh, yung mga ano, yung mga sasakyan o mga karwahe na nakita sa ilalim ng dagat. So ano 'yun? 'Di ba? Eh 'yun ang palatandaan o 'yun ang patunay na totoong na may nahating dagat nung unang panahon. At 'yun nga yung sinasabi doon sa hinati ni Moises yung dagat at nalunod doon yung mga pumahabol sa kanilang mga Ehipsyo. Words at ng ancient Israel historical records na hindi talaga nangyari ang Exodus. Ano bang ibig sabihin ng mga ito? At kung hindi ito totoo, bakit bilyong-bilyong tao pa rin ang naniniwala rito? Well mga ka-LE, noon, maingat na maingat ang mga scholar pagdating sa usapang ito. Tinuturing kasi ng napakaraming tao ang Book of Exodus bilang isang banal na kasaysayan. Pero ang totoo, ito ay isa lang gawa-gawa at pinagandang kwento. At ito ay tinatawag ng mga scholar bilang isang theologically interpreted myth of origin for a nation. Ito ay isang gawa-gawang kwento kung saan sinasabing ang Diyos ang nagtatag at gumawa ng paraan upang ang isang bansa ay maitatag. Hindi mahalaga kung ang kwentong ito ay totoong nangyari o hindi. Ang mahalaga ay ang paniniwala ng mga sinaunang Hebrew na sila ay pinili ng Diyos. Sila ay niligtas ng Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng kanilang bansa. Hindi mahalaga kung totoong nangyari ang kwentong ito noon. Ang mahalaga mga ka-LE ay kung paniniwalaan ba ito ng mga taong makakarinig. Totoo ang bagay na ito mga ka-LE. Sa oras na mapaniwala mo ang mga tao, hindi na mahalaga kung may ebidensya ka ba o wala. So mga ka-LE, kung hindi pala totoo ang Exodus story, bakit? Imagine mo mga kapatid, no, yung K-9 dati, no, Kanaan, na ngayon ay Israel, nasa ilalim sila ng Egyptian Empire. Pero ngayon ay Israel na, ibig sabihin natalo sila ng Israelita, natalo sila ng Israel. Kasi nga, sila ang bayan ng Panginoong Diyos nung unang panahon, sila yung bayang pinili. Ang dami pa rin tao ang naniniwala rito. Well, huli na noong matuklasan ng mga scholar na hindi pala totoo ang Exodus story. Kumalat na kasi sa buong mundo ang kwentong ito at napakarami ng tao ang napaniwala nito. Ito ang dahilan kung bakit kahit alam na ng mga eksperto na hindi totoo ang Exodus, marami pa rin naniniwala rito at hinahayaan na lang ito ng mga eksperto dahil huli na ang lahat noong malaman natin ang totoo. Mas madali pang hayaan na lang ang mga tao na maniwala sa isang gawa-gawang kwento kaysa ipaliwanag sa kanila kung ano ba ang totoo. Ito ang madalas mangyari sa ating kasaysayan. Mas pinipili nating yakapin ang kapanatagang dala ng kasinungalingan kaysa sa harapin ang hirap at takot na dala ng katotohanan. Medyo ouch yun, no? Medyo out yung sinasabi ng mga eksperto, mga kapatid, na tayo yumayakap na lamang sa sinungalingan, no? Kaysa paniwalaan ng kanilang mga nadiskubre. Kung lahat ng eksperto ay paniniwalaan natin, mga kapatid, maniniwala na rin tayo na tayo'y nagmula sa mga unggoy. Mga eksperto nagsabi nun. My goodness. At ayan ang ating sagot sa tanong, kung totoo bang nangyari ang Exodus story noon? Mga ka-LE, sana na-enjoy nyo ang video na ito dahil nahirapan talaga kami sa pagre-research dito. Pero masasabi ko na... Ana, props kay Learning Express dahil napakahusay ng kanyang research dito. Though mga kapatid, may mga research si LE na mula din naman sa eksperto. Itong mga sinasabi niya mga kapatid ay hindi galing sa kanilang sarili lang, no? Ito ay galing sa kanilang na-research, galing sa kanilang natuklasan at galing sa kanilang napag-aralan. At yung mga kino-comment ko naman ay batay sa aking kaalaman lang mga kapatid. So, hindi natin kinokontra dito si Learning Express as Learning Express, no? Kumbaga, nagbibigay tayo ng reaksyon doon sa mga kaalaman na kanyang natutunan at doon naman sa mga kaalaman naman na natutunan din natin. At kayo naman bilang nanonood, malaya kayong magkomento
kung ano yung gusto ninyong paniwalaan. Ito mga kapatid, walang pilitan. Kung gusto ninyong maniwala sa mga eksperto na nagsasabi na di umano ay hindi totoo si Moises, hindi nangyari yung Exodus, yung pagkuha niya ng mga aliping Israelita sa bansang Ehipto at dinala doon sa Kanaan kasi wala naman daw mga ebidensyang out of the Bible, sabi ng mga eksperto. Kung gusto niyo paniwalaan 'yon, walang problema mga kapatid. Pero kung kayo ay nananatiling naniniwala kung ano ang nakasulat sa banal na aklat o sa banal na Biblia, at kung ano 'yung nakalagay sa banal na Biblia, eh 'yun na 'yun, 'di ba? 'Yun na 'yun. Eh bahala pa rin kayo. Comment kayo sa baba kung saan kayo naniniwala, sa mga eksperto o sa banal na aklat. Okay? No hate mga kapatid, just love, sabi nga rito ni LE. Ni Learning Express 101. Alright, tuloy natin. Patapos na worth it naman kahit na ganun. So mga ka-LE, hindi ito ang huling video na pag-uusapan natin si Moses, ha. Marami pa tayong pag-uusapan tukol kay Moses sa mga darating pang hinaharap na video, pero hindi sa mga susunod syempre. Yun. Anong masasabi nyo sa video na ito mga ka-LE? Meron ba kaming nalampasan? Meron ba kayong gustong idagdag? I-comment nyo na yan sa baba at babasahin natin yan isa-isa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado mga ka-LE. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Sabado. Meron tayong interesanting topic na pag-uusapan. Kaya huwag kang mawala ah. Grabe, napakaswerte natin ngayon kasi hindi ako inabot ng ulan sa pagre-record. Laging tatandaan na ingatan ng kalusugan dahil ito ay ating kayamanan. Alright. Mga ka-LE, sana nagising namin ang isip nyo, ha. Walang BBTO. Kapit lang. Tulad nga ng disclaimer ni LE kanina sa umpisa natin, ay wala silang tawag dito, intensyong managasa o manira ng anumang paniniwala, mga kapatid. Kumbaga parang ang ginagawa nila is nagre-report. No, nire-report nila sa atin yung kanilang mga nabasa, mga na-research, na mga eksperto ang nagsabi no, no? Eksperto di umano. Pero sa akin mga kapatid, ito pang sarili ko lang mga tol, no. Depende sa inyo mga nanonood, no. Kung ano gusto ninyong paniwalaan, kung nasang side kayo, sa side ng mga eksperto na nagsasabing hindi totoo, kasinungalingan lang ang Exodus at hindi totoong hinati ni Moises ang dagat, hindi totoo si Moises, hindi totoo ang mga Israelita na galing sa bansang Ehipto. At binigay sa kanila ang Kanaan, pero ngayon ay Israel na, di ba? Israel na, ibig sabihin kanila na yon, Israelita. O kung gusto nyo doon maniwala, walang problema. Kung gusto naman ninyo maniwala sa kung ano ang nakasulat sa Bible o sa Biblia, eh, yun ang gusto ninyong paniwalaan. Pareho tayo mga kapatid, no? Kasi ako mga tol, basta nakasulat sa Bible, no question na sa akin yan. Hindi na kailangan pa ng kung ano-anong patotoong tuklas ng tao. Dahil minsan kasi mga kapatid, ang tao ay may hangganan din naman talaga ang kaisipan. Katulad na lang ng ibang mga sinasabi ng eksperto na bakit lilipat ang Israel sa Kanaan, na Egyptian Empire din naman ang namamahala, eh nandoon din naman sila sa Egypt, di ba? Nandoon na mismo sila sa Egypt. Well, kung nangyari ngayon, eh di sana walang bansang Israel ngayon, di ba? Kanaan na yon na pinamumunuan ng Egyptian Empire. At sana Egypt, Egypt, hanggang ngayon, magpahanggang ngayon, nandiyan. Di sana walang Israel ngayon at walang mga Israelita ngayon, mga kapatid. So, ganun, yun ang, at saka ibang mga question na sagot ko na kanina pa yan sa ano natin eh, sa habang nagre-react tayo, no. So, maraming salamat sa inyo, mga kapatid, sa inyong pagsama sa akin ngayon. At medyo mahaba-haba na yung video, kaya sa next time na lang yung shoutout natin, no. So, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.